So, ayun. Start na tayo, kahit konti lang tayo. Sorry, hindi nasunod yung oras natin dahil meron tayong unfortunate event with our internet connection. Pero, let's bawi tayo sa ating discussion natin tonight. Actually, yung sa captain. Ako na magka-captain ngayong gabi. Next week, ang i-request natin yung captain natin with Sir Tim, isa sa mga lodi natin from Batch Astra. Okay, sa mga lodi. Tapos, kausapin ko rin si Joseph, one of the early batches na hinandle din natin. Kasi meron siyang specific module on IPOs. Okay, so medyo hype na naririnig natin yung IPO natin na paparating. Kasi 6 times oversubscribed daw ang IPO na yun. Well, I'm not reading any news about IPOs. I based my objective in trading the PSEI via the chart itself. Alam niyo naman yun eh. So fundamentally speaking, I'm not a firm believer in fundamentalist perspective, in the fundamental perspective in the PSEI, but I really believe it in the global market. Okay, so sa PSEI kasi madaling basahin yung structure. Usually sa structure nauuna bago pa pumutok ang balita. Okay, so yun yung pinaka-advantage natin in trading the PSEI. One note that we have to consider and sink in ourselves is that okay, yung condition ng market pa rin natin. That is very, very, very important to take in. Kasi sa market natin, okay, kahit pa merong magandang IPO or napakagandang play pa yan, if the market condition or the PSEI in general is looking bad, okay, usually bloodbath pa rin eh. Pakitype naman yan, bloodbath. So, naliligo pa rin ng dugo ang merkado. Kaya sellers are very, very careful. Okay, so pagka may bloodbath kasi or the market is really bad or looking bad, people usually fight it eh. Kaya ending talaga is mahirap. So, kaya advantages talaga kung napakaganda ng market tapos napangunahan mo na yung portfolio mo or na-end mo na yung portfolio mo na maganda. Okay? And then, ang key na lang next is how you preserve your capital, which is actually good. Diba? Kasi first 2 months ng market natin from January to February, napakaganda eh, ng market eh. It's just the latter part of February, biglang nag-ricochet ng konti. So, medyo nagkaroon ng bullish retracement ng mga portfolio. Diba? So, nagkaroon ng retracement. So, I hope yung iba nakapag-manage pa rin na maayos. Yung iba nakapag-secure. Okay? So, ito. Review tayo ng index natin. I always start in reviewing the index in general muna. Kasi kailangan ma-review natin yan. Okay? So, sa index natin, anong lagay na index natin? Anong trend siya ngayon, guys? Clearly, it's on a sideways trend. Diba? It's on a sideways trend ang market natin. If we're gonna plot our sideways high and lows, okay, highs and lows, ito ang mga key areas na pwedeng i-observe natin sa index natin. Okay, ito. Kasi kung sa support and resistance natin ng basic candlesticks, might react in those levels. Diba? Might react. Pero hindi tayo namimili on boso. Take note of that one. Kasi expect a support not to, guys. We should expect a support not to hold. Hindi ba? Never ever expect a support to hold. Unless otherwise there's a tricon or it's a true trail ng stock. Then, dun tayo mag-hold sa kanya. Pero, here we are right now, we are to review the index. My key or my takeaway sa index natin is looking at the bigger picture, meron tayo pag-untok sa monthly scale. Eh. Pero sa weekly, same din eh. Kumbaga, the ZS is actually a resistance. Hindi ba? The ZS is actually a resistance. Pero, merong good points na pinapakita ang index natin since nasa sideways support siya. Tapos, pansin nyo ba itong RSI niya? Tama ba? Nakikita nyo ba, guys? Kita, right? From the vantage perspective or from the vantage point play,
na setup natin, meron tayong wall na pinapakita right now. Kita nyo? Yes? Pakita naman kung kita, kung kita. May kita ba? Yes? Pakita yes, kung kita. Yes, kita. So, the RSI might. Pero, syempre, we are reading the index for a general bias. Okay? For a general bias scale. If in case the index goes this way, asahan natin the bloodbath will continue. And the RSI will likely turn into bearish. Likely bearish naman talaga siya. Nasa slightly bearish tayo ng RSI natin. At ang masama niyan is pag ma-pierce through niya yung RSI na yan, yung bearish side ng RSI na yan, it's actually a recipe for disaster sa market natin. Kasi yan na yung ano eh, which is actually a strong downtrend. Di ba? Asahan natin stocks that are really strong will die. Yeah, everything will die. Breakouts will die. Hindi masusustain ang mga breakouts. Ang dami ng divergence sa mga plays natin ngayon. At nagpakita sila ng effect afterwards. Why? Because the index is looking like this. We are in the lower band of our 50 dB, which is actually bearish. If you want this to continue, it should at least hover above this one, our RSI. Pero my take for the index is naghahanap lang siya ng preliminary support, which is actually this RSI. Okay, na potential siya mag-bounce ng bahagya for a quick objective play. So that's one good idea. That's one idea na pwede nating i-take into consideration. Number two na scenario is that pwede siyang from that bounce idea na partial, pwede siyang dumiretso, or the other one, pwede siyang rumekta. Okay, depending on the case. Pero best case scenario is that makita natin mag-hover siya here. Pero ang concern din natin, going concern, is that we have an RSI that needs to be broken as well. At meron tayong 50 dB that is actually could act as a resistance. Okay, so medyo nasa 50-50 mode tayo ng index natin. Tama, pakitype naman dyan 50-50 guys. Nasa 50-50 tayo ng index natin. So if I were you, or kung hesitant ka in this kind of play sets, okay, if you are that hesitant in this kinds of play sets, best be on the sidelines. Okay? So, yun ang pinakamadaling advice. Kasi, patience is really key in this market right now. If the market is really bearish, I advise you, kung hindi ka kampante sa mga bounce setups, hindi ka kampante sa mga swing objectives, I will advise you to stop trading. Plain and simple. Pero if you want to have data and gather data for the bounce or swing objectives, this is the time for studying and learning about these kinds of objectives. Kasi breakouts right now are really fake outs. Okay? So you have to be on the sidelines and best observe. Okay? Pero tradable naman yung mga setups, at may nakita pa rin ako mga setups na pwede nating laruin at pasukin. Okay? Clear tayo sa mga nasabi ko, guys. Medyo mahaba yata nasabi ko, pero I hope you got the gist of it. Kita ba? Clear ba? Clear? Clear naman, right? And I'm sure nakikita nyo rin yung mga nakikita natin. Kasi sa Orion, is na-discuss na rin yung RSI, na-discuss na rin ng RSI wall natin. Alam na rin natin yung concepts natin ng ating RSI. Correct, Orion? Yes, Orion? Yes. So, kita naman eh. May wall. Meron tayong possible potential support. Pero, hindi natin pwedeng maikaila yung areas na to, which is the 50 dB. Diba? Plus, hindi talaga magre-react sa MAs na yan. Huwag ka nang umasa na magre-react sa MAs na yan kasi sideways yung market. Okay, alam naman natin yan eh. Alam naman natin. Pero, best case scenario talaga is ma-retest niya yung 50 dB para at least meron tayong short-term bullish ulit. Pero hindi ako bullish dun, ha? I will still sell on objective. Okay, so sideways ang market. Alam na natin what to expect with that sideways market. Now, kung meron kayong nasa watchlist na hindi nasama dito, please paki-type in yung mga nasa watchlist kasi on your left right now, which is this one, okay, which those things, okay, these ones, these are the only things that I want to observe for the whole week. Unless otherwise, meron tayong volatile play na biglang umusbong, tsaka ako magdadagdag sa listahan ko. Or, meron tayong RSI 70 play, tsaka ako lang siya dadagdag sa listahan ko. Pero if not, I will pass. Plain and simple. Meron bang nasama dito na wala sa watchlist ninyo? Meron bang nasa listahan ko na wala, na pwede nating reviewin, na gusto niyong reviewin?
markets. How about the others? DNL, TBGI. Sige, sama natin review si TBGI. Sino pa, guys? Thank you, Jello. Kumusta ang pagbabike mo? Prim, ASEX sa akin. Okay, pareho tayong meron. Very good. Wala na. Mukhang isang system tayo, no? Isang system, no? So, check na lang natin itong mga to, guys. Huwag na natin pansinin yung mga ibang stock. Okay, so nasabi ko na yung isang system lang naman talaga tayo, di ba? EWCM wala sa akin. Oh, ayoko rin actually. Nilagay ko lang siya dahil sa structure. Pero okay. Let's go. ASEX. Ako, if I were to review ASEX, looking at this one, meron tayong clear RSI wall. Tama? May RSI wall. At yung RSI wall natin, it is actually showing that we are diverging in the structure. Correct? Okay, for this one, since meron na tayong 3-point divergence, though meron tayong RSI support, MA20 acting as a support with this one, I would rather go for this sa swing objective kasi diverging yung pattern. Though ayokong pangunahan yung weakness niya, okay, ayoko rin sana pangunahan yung ano. I want it to break 76 level or I want it to break the previous peak ng RSI natin. I want it to break during its breakout. Pero kung hindi siya nagbe-break during its breakout, hindi siya nagbe-break here, during its breakout here, I wanted to make a 50 DB play. Kasi, sakto na siya nag-close dito eh. Tama? Sakto ba? Yeah, sakto siya sa 50 DB. So, kung nag-red candle to for the next day, like this one, if nag-red candle yan, wala nang ibang play na pwedeng pasukin dito kung hindi breakout or 50 DB play. Okay, pero kung breakout yan, I want to see it breaking out its previous peak. So 74 ang RSI na gusto ko or parabolic at least. Okay? So any thoughts with ASEX, guys? Any thoughts with ASEX? Pwede siyang magano eh. Pwede siyang mag, what do you call this? Pwede siyang mag 23.6 or anong tawag natin? CH play via weekly perspective. Via weekly, pwede siya mag-CH play. So, kahit hindi na natin na-plot yung RSI, eh yung ano, Fibonacci niyan, pero Fib, plot pa rin natin. Meron tayong CH play na objective na pwede kay ASEX. But I want it na hindi niya madaliin sana. Pero kung mamadaliin niya, at rumekta siya sa breakout point, sige, deal tayo dyan. Ilagay mo, i-break mo yung peak mo or magparabolic ka. Okay, deal tayo dyan pag magparabolic ka. Pero kung hindi siya magpaparabolic at hindi siya magbe-breakout ng previous peak ng RSI niya, wala tayong trend confirmation. Okay, ng RSI. Tama ba, Orion? Na-discuss ko yung trend confirmation, right? Na-discuss ba ang trend confirmation, guys? Na-discuss. Okay, so you know what to expect or what you should expect with this stock. Okay, at least there are two scenarios na pwede mangyari na pwedeng bullish sa atin. Either it makes a swing, retest of the MA20 again. Okay, retest of the MA20 na sana mag-hold din yung RSI level niya over here, which is an RSI wall. Hindi ba sana mag-hold din yung RSI level niya para may clear wall tayo, pero sana wag niyang i-breakdown. Yun lang yun. Huwag niya i-break down yung RSI wall niya para correcta tayo. So, 50 dB is one good scenario. The next best scenario is a breakout with an RSI peak breakout or a parabolic breakout. Very simple. Okay? All hindi in. Natin i-overanalyze to. Pwede siyang i-all-in sa ganung lagay. Hindi yung all-in na ano ha. Money management na all-in. Okay? Money management na all-in. You know the idea. Okay? You know the idea. You got the idea. You know the foundation I inlaid with our RSI, okay? Kasi ang index natin, it's kind of not looking good. Okay, it's kind of not looking good. Though meron tayong RSI wall na pwede mag-support. But kung yung wall na yun, mag-breakdown yung wall ng PSEI natin, it's gonna be bad, which is this one. And this is the RSI wall na pwedeng mag-support kay PSEI. Pero kung hindi niya gagawin yan, it's gonna be bad for the stocks, okay? So, clear ba tayo with ASEX? Or makakwickie sana kahit. Well, sana makakwickie. Pero I mean, abangan natin. Though, weekly maganda sa kanya. Weekly maganda sa kanya eh. Pero since
galing siyang red candle, expect natin, pwede siyang mag-consume muna eh. Pwede siyang mag-consume muna at gawin yung 50 dB play. Which is yun yung nakikita natin isang pwede. Pero kung gusto niyang rektahin, kung re-rektahin niya or dederechuhin niya sa top box level, okay, conso is a better option. Yeah, thank you Tito Pao. Conso is a better option. Tsaka meron tayong good swing objective. Okay, good swing objective. Ang tanong na lang is, since at the high naman to, that's already a 9% from 50 dB to the top. Okay, 9%. Eh, pag nag-breakout yan ng top, RRR 3 yan. Di ba? Risk to reward 3 yan kasi all-time high to na play. Since we are still on a breakout series, every time nagkakaroon tayo ng breakout from at the high, but there is already weakness that is being shown by the stock. Kasi meron tayong triple top RSI natin. But yung ano natin, nagkakaroon tayo ng series. So we need to be cautious in that sense. Pero hindi ko sinasabing hindi tayo magre-react. Okay? Pinakita ko na yung mga signs. It's up to you na lang to take note of it. There could be a potential 50 dB play. There, since 50 dB dahil CH tayo ng weekly. Okay, 50 dB kasi CH tayo ng weekly. Pero kung gusto niyang rektahin, best be cautious, dapat RSI 70 breakout na. Breakout tayo. Okay? Kumbaga combination of breakout ng RSI and our ano, our yeah, hate ads talaga. Subscribe to premium. Okay? Clear with ASEX, guys. Pa-type naman clear kung na-gets natin si ASEX and how we reviewed index. Okay? Clear naman, right? So, sobrang linis. Pwedeng hello boss dahil kay Index kung nakita natin yung ano ah yung pinasinasabi ko kay Index ah. Hello boss. I'm the best employee. Ganun tayo pero hangga't hindi pa natin nakita, edi abang lang tayo. I love my job muna pagka pangit yung market. So BHI is actually looking good pa rin. Pero yung weekly niya ang pangit. Pero it's still ano. Ang pangit lang kay BHI is ano eh, itong ZS na talaga eh. Ng first react ng ZS. Pero it can still make a consolidation. It can still make a consolidation. Weekly medyo pangit since bigger sideways picture naman kasi siya. Okay, it's a big, very big sideways si BHI. So maganda nag-hold tayo sa 50 line, no? Pero ito lang. Sige, ganda tayo mag-review. Daily tayo mag-review sa kanya. So, nasa 50 line siya ng weekly perspective. Pero ano nakikita niyo via Darvas? Valid ba yung Darvas box 50 line natin, guys? Valid? Yep. Or invalid? Valid na valid, no? Napakalinis ng 50 line. So, expect. Meron tayong 50 line. Okay, plus bullish pa siya. 38 points. Ang ating holding ng line natin kay BHI. So, meron tayong good kung saan muna dami fit sa ceiling. Okay. So, let's see. Sa akin, regardless, basta mag-tap to ng 50 line, pwede siyang pasukin for a good objective. Okay, pwede siyang pasukin for a good objective. Kasi clear naman na nagbigay na siya ng 50 line entry. That's a minimum of 11% kagad sa box top. Okay lang yan, Jello, kasi may minions naman eh. May minion, galing siya ng minion eh. First RSI parabolic to from this one. So, ako, it's still good. Since, kung titignan natin sa bigger, ano niya, kung anong natamaan niya here, parallel-wise, it's over here in this level, it's actually serving as a resistance sa kanya. It's this one. Kita naman eh, right? Kita naman eh. It's this one. Pero once mag-test and retest yan, mag-successful break, it's just confirming to us that there is a resistance in this level. Kasi, ano yan eh, parallel-wise ng historical price action, that's also a resistance. As bigger picture, meron talagang resistance. Pero, good yung RSI eh. Maganda yung RSI eh. Maganda pa rin yung RSI. I still find it bullish. Kasi, 38.2 acting as a support. Though wala tayong MA20, napakalayo. Pero best case scenario talaga for this one is for it to tap the 50 line. Pagka mag 50 line to, it's a good objective for an early entry, early leeway sa market na to or sa stock na to. So we have the potential next upside around 9
0950. Box top plus ano, plus check natin next overshoot niya up to this level eh. Next overshoot niya up to this level. Ayan, around 0.12 level. Okay, so we have a good upside. We have a good upside to this one. Kung mag-breakout to ng matino-tino, ayan, strongest resistance to 1.11 point something. Okay, kung mag-breakout siya ng matino-tino. Since it's a multi-year high resistance, multi-year high yan eh, no? Multi-year high ba to? Oh, multi-year high to eh. MIH to. 2018 yung resistance na yan. So expect, normal yan na mag-react ng ganun. So good objective si 50 line. Multi-year high, above 6 months tayo. Nagko-consolidate, ito yung 1 year niya. So this is 2 years back. So multi-year high, 3 years back tayo eh. Okay, 3 years resistance yung ano niya eh. Hindi na natin i-ano to. Hindi na natin i-overanalyze. May 10 minutes to nagulat ako doon. Okay, hindi natin i-overanalyze to. Basic 50 dB play. Okay, basic 50 dB play. Pakitype naman dyan 50 dB play. Okay, basic lang yung 50 dB play natin. We don't need the RSI sa 50 dB. Bakit? Kasi ang RSI natin, kino-compare natin sa peak. Very good. Trend confirmation. Para meron tayong trend confirmation, confirmed na valid yung breakout. Okay? Pero sa 50 dB, hindi natin siya makikita. Hindi natin siya pwedeng i-observe sa RSI sa 50 dB. Okay, ma-observe lang natin siya sa peak upon breakouts. Okay? Clear, guys? Clear pa, type in clear naman. Good upside, oh. Good upside. So, I am looking at PHI as one of the good priority na pwedeng i-observe. Okay? Si ASEX, not so. Pero I want it to do a 50 dB objective. Pare-pareho lahat to 50 dB eh. Halos karamihan dito 50 dB. BKR na tayo. BKR. Ganun din eh. 50 dB play eh. So, nakaguhit na. RSI acting as support. Though malalim yung retracement eh. Lalim ng retracement eh. Lalim. Alpha weekly. Alpha weekly. Pwede. Wala pa sila sa advanced setups eh. Pero weekly yun eh. Weekly eh. It needs to consolidate. Kung yun ang perspective niya, edi react pa rin tayo. 50 dB play. Ganun kasimple. Yan o, bang. Meron tayong clear. Yan, isa pang tap. Kung mamadaliin niya to, edi breakout ka with parabolic para deal tayo. Okay, kasi sa market natin, kung seller's market, wala kang RSI, kawawa ka lang eh. Okay? So 50 dB, pakitype ulit dyan. 50 dB na naman. No? Ulit no, 50 dB na naman. 50 dB na naman. Okay, 50 dB na naman to. Okay, so alam na alam nyo yung 50 dB plays natin. So that's one of my favorite plays kasi may leeway talaga tayo sa market pag kami 50 dB objective. Plus this one, up to box top. Laki-laki. Pwede ka mag-objective selling in between. Okay? So, malamang kung magbe-break ito, clear divergence ka agad to eh kasi ang taas din ng RSI niya. Let's see kung gagawin niya, but I want it to reset muna. Okay, mas better. Isa pang swing. Okay, i-validate niya na meron tayong valid entry point ng 50 dB. Pero kung re-rectahin niya to, it's another story na naman. Okay, pag dinerecho, ang gusto kong scenario na gagawin niya, mauntog siya. Tsaka siya mag-conso here. Tapos pahabulin niya sa MA20, 50 dB na naman. Okay? Clear? Clear? Ganda nun. So, ito nangyari. Gandang ano yun na. Mas maganda yan. Gandang mas swing. Gandang swing objective. Kasi meron tayong MA20 acting as a support eh. Na pwede. So, yun na lang eh. Kasi 100, then 50 yung story niya, tapos 20. So, sana nga. Sana either of the two ang mangyari.
either of the two ang mangyari kasi baka bumilis potentially yung kanyang trend after that. Okay, so ang market natin, naghahanap din tayo ng mga place na basura na ano eh, na pwedeng paangatin. So BKR could be one of them. BKR could be one of them. Let's see. Kasi good upside eh. Ang ganda ng upside ng BKR eh. Ganda ng upside. Resistance hit. Now, for resistance to be valid naman talaga, na pwedeng magandang pag-entryhan, is kailangan niya talaga mag-retrace or mag-reset ng RSI. Okay? So, one good thing with this one, kita naman, di ba? Saan siya galing dati, guys? Zone 2, zone 3, zone 2, zone 3, zone 2, zone 3. Clear sideways, correct? Tama ba? Yes? Clear sideways. Ngayon, eh, kung nagsusupport na si 3, zone 3. Kung magsusupport si zone 3, tapos ito na yung inaabangan nating pwedeng uptrend niya. Yes? Pwede. Okay, pero let's not get our hopes up until we see the structure show itself. Alam nyo kamukha niya, para siyang si Mikkel. Ayan o. Itong ginawa. Kita, guys. Ayan o. Kita ba? Yes, weekly ah. Yung pinakita ko. Fractal ba? Fractal? Yeah? Naglag yung salamin ko. Fractal ba, guys? Medyo hindi kasi. Pakitype naman kung fractal na nakita nyo. Ano ba? Nickel. Pakita ko si nickel ulit, ha? Observe nyo. Ito. It's this one. It's this whole thing. Hawig? Hawig ba? Sinong isa pa? Si yung babae o ito? Kaya isa yun, you know? This one, si nickel. Okay, let's look at BKR. It's this one. Can you picture it? Yes? Kita? Yes, very good. Plus, ito maganda sa kanyo. Weekly RSI wall. Nag-test na dito sa RSI 70 natin. First RSI 70. Ano nangyayari after ng first RSI 70? But this is on a weekly perspective. Naturo ko yan sa RSI module nyo. So, pwedeng hindsight kaya na yung alpha ang humila. Diba? RSI 70 yung alpha time frame natin. At wala sa 70 yung isang structure. Okay? So, this could be a potential big play in the making. Don't tell me na hindi ko sinabi to at pinakita. Okay? Pero, on hindsight, meron tayong nakitang pa-fractal niya, which is nickel. On hindsight, meron tayong nakitang RSI niya. Even yung RSI play niya na ginawa historically. Okay? Na-review rin natin. Okay, from the sideways perspective, now it's holding in that RSI zone 3. Plus, ano nangyayari sa kanya ngayon after niya mag-hold dyan, parabolic. After ng parabolic, what's next? Diba? So, dahil malakas yung weekly perspective, pwede kayang mangyari sa kanya, hilain na siya all the way, no? Pwedeng big play potential, no? Pang big winner na move. No? Yes. So, let's see kung nakita nga natin yung naspatan natin beforehand. Yung big play before it happened. Pero, yun kasi nakikita ko eh, may ka-fractal din. Plus, daily perspective, meron na tayong potential entry na pwedeng gawin. Okay? So, here on after, maganda na siyang tutukan. Lalo. So, any console here, 50 dB. Okay? Good leeway. Pag nag-breakout to, tapos bigla siyang okay lang mag RSI 70 basta mag RSI 70 siya tap kahit mag weakness yung breakout niya okay lang basta ma-reset niya ulit. Okay, pero let's see, BKR could be potentially good. Okay, next one is DNL. Bakit ko tinitignan si DNL ulit? Ah, okay, we have an RSI wall here.
same level ng RSI natin. I want it to break out alongside with our parabolic breakout. Very simple. Plus continuation line wise, hitting the continuation line tayo. Okay, hitting the continuation line. ZS weekly, very good. Tapos valid close tayo ng weekly ZS. So, anong structure ang pwedeng mangyari dito? Pag nag-breakout ito ng 8 pesos or 7 point something, 7.88. PUA? PUA ba? Pakitype naman PUA. Okay? Kasi pag nag-breakout ng sideways, trending. Ibig sabihin, AOTS is confirmed if it breaks out. Okay? But I want it to break out on the sideways high point plus a breakout of its RSI. O better kung 70. Okay, kung nangyari yun, laya tayo sa weekly perspective at this was the two tap na ano. Three times the charm eh. Three times the charm. Let's see kung ma-breakout niya ng successful. Okay? So let's see kung ma-breakout niya ng successful. Pero it's actually doing good in its consolidation right now kasi meron siyang 50 dB na acting as support. Pero ayoko kasing pangunahan yung 50 dB nito ngayon eh. Pangit ang market eh. Okay? So, pwede naman cut below those two moving average pero it might be fast afterwards. Pero, safest if you buy the breakout with a parabolic move. Okay? So, clear with DNL guys. Okay? Malinaw naman yung ano, diba? Malinaw naman yung structures eh. Kasi I'm sure nakikita nyo lahat yan basing on all the modules that I've shared and sa mga graduates na nakikita nyo na rin naman yung mga nakikita ng lahat eh. Right? So, next one is DWC. Ba't ko nilagay ito? Volume wise. 1 million. TV play. Kaso mas ano eh, leaning towards delikado moves to eh. Leaning to delix mode to eh, no. No, Jello, no. Leaning to delix. Leaning to delix mode eh. Andali. Ano, once ma-break tong wall nakakatakot eh. Once ma-break tong wall nakakatakot. Rekta to ng RSI. Pero best observe the structure na lang for the whole week. If ma-hover niya near 50 dB, pwede pa. Pero I would if in case it breaks out and continue towards that point, sell on objective lang ako. Kasi sa panigurado ako, sigurado ako divergence to pagka nagtesto ng breakout point kasi napakataas din ng RSI niya. RSI niya nandito pa lang eh. Right? Kahit mag-swing yung RSI niyan, hindi niya abutin tong level. Malabo. Pwede mag-strong divergence lang yan. So, in case, on objective, bentahan lang on top here. So, that's for DWC. Kaya ako siya nilagay. Ginagawa ko lang siya ng structure. Pero, in case it snaps with this one, the wall, RSI 30 to, diretso to. Tsaka, very good, Jello. MA20 trailing siya. Nag-fail na yung MA20 trailing niya. So, sidelines, observe na lang. This one, let's type PUA. DWC, observe lang. Okay. So, next one, clear guys. Clear naman. Yes. Gets naman lahat ng mga pinagsasabi ko. Very good. Next one is green. So, mukhang magdadaldalan lang tayo for the whole week, no? Pangit din ni green, eh. Pangit din ni green, eh. Potential divergence na to na 3 point, eh. Yeah, no? 2 point divergence. Actually, 3 point na pala siya, eh. Mm-hmm. Yeah, no? 3 point divergence na siya, eh. Oo, pwede mag-HNS via continuation line. Ako, it's best for green. Ako lang, ah. Kung ako tatanungin mo with this one, MA to MA50 trailing siya. Okay, so expect mo, expectation setting, in case
baka magpakita si Small Junjun to. Pakita tong si Junjun. Untog sa continuation line MA50 tayo. MA50 yung gusto niyang rektahin. That's one scenario. Pero best case scenario for this one is wag mong pangunahan yung setup. Antayin mo na mauntog siya here. Okay? Tapyasa mo yung isang egg ni Junjun tapos mag 50 dB siya na breakout. Continuation line breakout. Very good. Thank you, Tito Pao. Okay, nakita nyo naman yung structure. Yes, kita yung structure, right? Pero it's best after that level, okay, it's best na magparabolic siya. Kung hindi man, mag-trend continuation tayo ng RSI para mas madali. Okay? Kung mag-test man to ng breakout point ulit, potentially, mag-divergence ulit siya. Pero hindi na siya pang strong na conviction na stock. Kasi expectation setting, storyline niya, mabagal na yung story niya. Kasi 50 talaga yung gusto niyang itap ever since. So, baka bumagal ulit siya. Okay? Clear guys? With green? Pa-type clear if clear naman. Okay? May guhit tayo ng Junjun, no? Junjun na tawag sa H&S ngayon, no? Junjun. Prim is ano? Para burst. We have this level to observe. Ba't tayo mag-type? Yan. Oh, unti na lang forex na. Okay, we have this level to observe. I would like to plot it on the week level. Pero kayo, nakakatakot yung ano structure niya via daily perspective. Okay, best na lang dito. Hanap tayo ng body week to week. Wala eh. Body to body talaga. Best dito? Consolidate. Or mauntog ulit ng top box or mag top box breakout, pero baka bentahan ko lang afterwards eh. Sayang eh. Sana hindi niya minadali tong level na to, no? Hindi, sana si Prim hindi niya minadaling nagdirekta siya ng box top eh. Okay na sana na nag-close siya dito. Sana kung dito siya nag-swing. Ganyan. At least merong objective ng early leeway. Pero wala eh. Ang ginawa niya, nirekta niya dito, clear tuloy na may divergence. Nagkaroon ng weakness. Yung pag-tap niya. Pero mahina talaga eh. Diverging naman talaga siya from here. Oh. Breakout nito up to this one. Diverging talaga siya eh. Diba? So potentially, if in case it taps again, potentially 3-point divergence tayo kasi it needs to break out this RSI peak. This is the peak or point B na kailangan niyang matap. Kung hindi niya matap yung point B na to from this one, or hindi niya mabreak yung peak na yan, eh, diverging talaga yung pattern niya. Dying virgin. So, baka ang laro nito is TSL. More of a TSL play. So, weekly kasi niya maganda pa eh. Maganda pa yung weekly RSI niya eh. Pero pwedeng ano pa to? Check natin if tricon. Ayan oh, may tricon ka pala dyan. Here. 23.6. Ang tanong is the upside from that level up to here. Dami ng guhit. 15%. Kaso sa 23.6, maliit. Quickie lang, quickie moves. Okay? So, maliit. 10%, 8 to 10%. So, that is for Prim. Wala na eh. TSL na lang pwede mong i-observe dito or mag-conso siya ng maayos ulit eh. Kasi diverging yung pattern. If it wants to break out again, it needs to take out
0.88 level again para sigurado tayo sa breakout. Pero nonetheless, kung hindi niya gagawin yun, stay away. So mas choosy ba kayo ngayon sa market? Ako sobrang choosy ko sa market ngayon. So ito lang talaga yung gusto kong i-observe, wala nang iba. Try nating tignan si TBGI ni ano. Pangit eh. Ang pangit. Hindi ko feel, Jello. Sa'yo to, Jello, no? Ayoko. Antayin ko na lang. Pwedeng 50 dB, kaso to resistance to bit pa rin. Ito. Itong previous continuation line niya. If mag-breakout dyan, pwede pa. Balik ko siya sa watchlist ko, pero kung hindi niya gagawin yan, pass na muna ako. Parang hindi season ng telco eh. Lahat sila dapain eh. Sino pa ba? PCP saan? Dito. Para si dito. Ah, ito pa pala dito. Tignan natin si dito. Dito. Kasi recent bounce play natin to eh. So, one good scenario with dito pala is yung weekly niya. Weekly niya tricon eh. Tama. Pakitype naman weekly tricon. Weekly tricon tayo with dito. But, ang key here with dito is since weekly perspective siya, ang tricon niya, ang mangyayari na potential here sa weekly tricon na ito, it's fib acting as resistance na play. So, let's see kung ang gagawin niya is gagawa siya ng cute candle hovering sa ZS. Okay, hovering above the ZS. Make it a 1-2 candle count. 1-2 or kung gumawa siya ng divergence during this play here, pwede mong saluhin yung divergence in case mag double bottom ito here. Okay, pag nag double bottom to here, pwede mong busuhin kung nag support siya dito. Okay, that's one scenario. Okay, pero best case scenario for this one is kung ito ang gagawin niya, ito 1-2 candle count. Okay? Clear ba with dito, guys? Kasi whole week, aabangan natin yung candle niya. Pwede siyang mag-swing. Swing muna to retest. Tsaka siya magko-continue ulit for the bounce candle for the whole week. So, isang one good bounce candle lang to for the whole week. Okay? Clear, guys, with dito? Yes? Wala ako entry nung bounce eh. Hindi ako nakalaro nung bounce. Ito lang gusto ko. So, 1-2 candle count lang inaantay ko sa kanya na next para magre-entry o para pumasok. In case man, ito yung gagawin niyang candle. Hindi ko po problemahin yung gap kung i-close niya, Jello. Hindi ko ipoproblemahin yan. Okay lang sa akin na may gap. Mag-resist siya sa gap. Pero next retest nung gap, okay ako. Basta may clear confirmed na 1-2 candle count. Okay akong anuhin yun. Okay akong entryhan. Pero, ang next possible resistance ko dyan, take note of the resistances, is that meron tayong RSI 50 that could act as a resistance. Best case scenario kung mag-sideways man siya. Para at least malaki-laki yung pwede natin. Okay, pero RSI 50 could now act as a resistance. So, take note of that one. Okay? And we have here we have this level na could potentially act as a resistance as well. So this would become one of the strongest resistance na pwede niyang pag-resistan. Okay? Clear? Clear ba guys? Malinaw ba yung pagkakashare ko? Sabi. Yes, with dito. Okay, kung walang entry, hindi ka nabigyan ng entry since meron, maganda actually meron siyang ZS eh. Kaso babagal na to, expected. Babagal na siya. Hindi na siya yung ditong tulad ng dati. After nito, after ng play na gagawin niya to.
babagal na to. Babagal na to. Magsa-sideways na to ng matagal. Yun na lang yun. Tsaka siya gagawa ng 50 dB play in the future. Okay? Clear? Clear? Malinaw naman si Dito, right? Medyo malabo yung pagkakashare ko. Malinaw, right? Yes. TBGI, I have to remove it, Jello. Ayoko talaga, sorry. Anything pa na you are observing before we proceed with another? IRC. Hindi ko nakita yan. Ano yung IRC? Pangit yun, sideways eh. Sideways, 2-3, 2-3, 2-3. Okay. Pero potentially, meron siyang preset via weekly. Ang kaso, daily perspective natin. Wait lang ng ano? Wait na lang dito, JR, ng ano? Wait na lang ng backstop. Yun ang best case. Or maganda ka ng minion. Ay ka ng minion. Para mas sigurado. Pag nag-minion to, or nag-parabolic breakout to, pwede pa. Pero hindi, ayoko siyang i-priority ilagay sa watchlist. Wala pa eh. Alin yung yellow? Ayaw nga pala, reflex. Check natin yung mga naghihinga long stock. Okay na itong mga, ano eh, mga malalakas eh. Okay na yung mga, ito, LR. Nagpapansin itong LRW. Ayoko niyan. Ito palang mga winners natin. Sabihin natin. Pangilan, teka lang, 20. Okay, green. Na-review na natin. MAH, pangit. To go, wala rin. IRC, IDC. ASEX. TBGI, land. Pangit. Dito. Okay, wala. Yun lang. Top losers pala, top losers. MAHP. Okay, DWC, na-review natin. KPPI, Mark. Mapangit eh, kawawa yung mga stock na to, no? Gavin, kahit na, hindi ko papatusin to. Pahala silang magkanda ugaga dyan. Wala rin. Anong stock, Jello, yung sinasabi mo? Sorry. Yung land naman, fractals ng land. Hello? Hello? Dinig ba ako? Yes. Yung all sim, ano, reflexive, nakita ko yun. Pwede siyang reflexive, pero hindi ako ganun ka-convicted pa dyan sa reflexive, so observe lang. Check natin. Sa daily. Yan, parang may parallel darba sa RSI below 30, RSI wall. Ilang linggo na ba siyang nagda-drop? Tas double bottom pa. Bigger picture niya. Potential. Pero hindi siya priority ah. Parang to observe lang for study. Yan. Hindi. Ano? Antayin ko na lang. Antayin ko mag-react siya dito. Tapos, strong divergence tayo ng weekly. Kung ito ang gagawin niya, nag-hold siya ng RSI 30, this is already a strong double bottom. Ang weekly, ha? Ang weekly. Pwede yun. Ang magiging ka-fractal niya, sinaw dati. Yun ang magiging ka-fractal niya na move. Ano ba yun? Ito. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ito. Ito. Kung ito ang gagawin niya. Kung yan ang gagawin niya. Pero kung hindi yan ang gagawin niya, si whole sim, hindi ko i-observe muna. Kasi, pangit eh. Ayan na lang. Kung yun ang gagawin niya, mag-double bottom siya ng weekly, hanap ako ng daily na konso na maganda. Pero hanggat hindi niya ginagawa yun, pass mo na ako. Structure-wise, sideways, wala ka matinong entry here. Wala talaga.
Ayan, for yun lang yung mga observe. Yung land, MAH fractals yan, inabangan ko sa kanya. Yan. Yung MAH last year yan na, last year. Pero hindi ko rin siya para i-trade. Tingnan ko lang kung anong gagawin niya sa mga next days. Pangit kasi ng candle niya, yung lalaki eh. Oo, malalaki. Kaya din observe lang ako. Pero maganda niyan, gawin niya yung fractals na ginawa ni MAH last year. Yan. Diyan sa candle na yan, oh. Ah, ito. Oo, yan. Parang yan yung nakikita kong fractal sa kanya eh. Wow, ang ganda pati naman mga, pati yung mga price na ginawa niyang reaction ceiling, tapos blow up, then ceiling ulit, tapos gap down. Yan, yun yung mga kinumpare ko. Sinare ko yan dun sa ano natin eh, sa channel. Si Lan. Oh. Yan, in-observe ko siya nung mga past few days. Naantay ko kung gagawin niya yung ganung move eh. Kaya lang, kasi pangit. Parang nagiging affected din siya ng market scenario. Sentiment. Yan. Antayin na lang tayo dito na. Antayin lang tayo. Breakout. Pero parabolic. Para sure. Kaya lang nakatakot na yan eh. Parang binubuhusan pagka nagbe-breakout. Intraday play talaga dyan si ano, ang best pang mga scalper. Or small conviction. Mga mga kailangan din mag-big conviction eh. Mag conviction ka. Sige, observe ko nga to. Ganda yung fractal na nakita mo eh. Very good, very good with the fractal, Jello. Kanino ka ba nagmana sa fractal? Galing ah. Siyempre. Alam mo na yan. Alam mo na yan. Okay. Okay, so that's it for our PSEI. Forex. May mga Orions tayo, pero sandali. Quick review lang tayo. Muhugot screening stocks in a strength way. Okay? Sa lakas ng isang stock. Kumbaga, sa top gainers versus sa value trades. So, isha-share niya sa atin yung a little something that he is developing for himself and kung ano yung ginagawa niyang process ngayon. Okay, Kim? The floor is yours. Thanks, Coach. Kita na ba? Yes, sir. Kita na ba yung screen ko? Yes, and, yes. Coach, so, basically, kaya, start ko kasi yung screener na to, siguro mga, kasi medyo, ano eh, medyo pangit yung performance ko ng January. So, parang medyo iba-iba kasi yung stocks na tinitrade ko instead of focusing dun sa leaders natin. So, ayun, nag-isip ako ng way para visually makikita ko kung ano yung leaders para at least dun ako mag-focus na maghanap ng setups. So, yun. Lumabas ngayon is yun lang. Ito, BHI frame at saka ASX. So, ito yung mga nabagin ko coach kanina, no? PPP. Yung mga PPP base ganun. And, tapos for better appreciation lang kasi 'di ba ngayon bear market. So mapapansin niyo okay. Twitch is own naman and his patterning everything with our system pa rin. So wala tayong ano diyan, wala tayong problema kung ginagamit ba sa wala sa system pero ginawa niya ng concrete idea lang basing on how we scan our things with our using our system. Tama Kim? Okay, how he scans out yes, each stock basing on the system and execute things basing on our system pa rin. So, ginawa niya lang ng systematized way in being selective sa mga stocks. So, it's working with him at saka lahat naman ng nakikita natin sa mga nasa taas na leaders na pinapakita ni Kim right now are actually strong stocks. Especially nung March natin, lahat ng yun gumalaw eh. Correct? Tama, Kim? Lahat ng yun gumalaw eh. Yes, yung mga stock na pinakita ni Kim nung March. At yun ang gusto natin. Okay, so that's one way then of, ano, that's one way also of pushing things through with your system, kung paano mo i-base. So nakaga-develop din siya ng sarili niya basing on every module that we have shared. Nakaga-develop siya ng sarili niyang way or niche kung paano niya aayusin yung trades niya. So it's very good and helpful as well.